It does not inspire confidence when I am negotiating with somebody and I do not know what their real identity is. Sir, who are you? What is your name? Kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Nag-umpisa bilang isang pangkaraniwang sundalo ng MN noong dekada 70. Pero dahil sa galing nito pagdating sa pamamalakad ng isang organisasyon, ay umakyat ng umakyat ang rango ni Muhagir Iqbal. Ang pangalang ito ay inamin naman niyang isang alias lamang. At kahit mapahanggang ngayon, ay hindi pa rin ibinibigay ni Muhagir Iqbal ang tunay niyang pangalan para daw sa proteksyon niya at ng kanyang mga mahal sa buhay. Meron ng dating naglabas ng tunay umanong pangalan ni Iqbal. Ito daw ay Datukan M. Abbas. Meron namang nagsasabi na Lubis Abbas. Pero hindi naman ito kinukumpirma o inaamin ni Muhagir Iqbal. Ayon sa tagapagsalita ng grupong MN, wala daw silang masyadong alam tungkol sa pagkatao ni Iqbal nang ito'y kasama pa sa kanilang grupo dahil sa ordinaryo lang daw itong sundalo ng MN ni hindi nga raw ito kilala ng personal ni Normi Suwari. Si Muhagir Iqbal ay ipinanganak sa Cotabato City at lumaki sa Dato Udin Sinsuat, Maguindanao. Nag-aral siya sa Manuel L. Quezon University sa Manila. Dito niya nakuha ang kanyang Bachelor of Science degree, Major in Political Science and Minor in History noong 1969 at Master's degree in Political Science noong 1972. Matapos magtapos sa kolehiyo si Iqbal, ay nagdesisyon itong pumasok sa grupo ng MN. Naging isang ordinaryong sundalo noong 1972. At noong 1977, kasama ang ilan pang miyembro ng MN, ay nagdesisyon silang tumiwalag sa grupo ni Nor at bumuo ng kanilang grupong MI. Nagsilbing member of the Central Committee Chair of the Committee on Information si Iqbal sa MI noong 1979. Simula 2003, si Iqbal ang hinirang na chairman for Peace Implementing Panel ng MI. Isa si Iqbal sa mga gumawa ng kasunduan sa Bangsamoro Basic Law o BBL noong panahon ni Presidente Noynoy Aquino sa isinagawang Senate hearing matapos ang madugong engkwentrong nangyari sa pagitan ng SAF at MI noong 2015. Si Iqbal ang sumalo ng lahat ng mga katanungan na inihagis sa kanya ng napakagaling na abogado at senador na si Alan Peter Cayetano. Kaagad na tinanong ng senador na si Cayetano si Iqbal kung bakit niya nasabi na ang nag-upload ng video na kumakalat sa internet patungkol sa nangyaring bakbakan ay makukonsiderang kriminal. Nagmistulang estudyante si Iqbal na pinapangaralan ng kanyang guro na si Senador Alan Peter Cayetano. Can I start with Chairman Iqbal? Assalamualaikum, Chairman Iqbal. Kanina po, I heard you say that yung nag-upload ng video is a criminal. So how do I describe it? What crime? What purpose? Sir, what crime did he violate? Well, spreading darkness. That is not a crime. Well, is dark, sir? The video, if it was the truth, is that darkness or is that spreading the truth? But that is creating intrigues, creating outrages. Sir, if the truth creates intrigues, it is because it is the truth. If it is a falsity, kung ang video po ay peke, crime po yon. Pero kung totoo po yon, duty ng isang citizen na i-inform lahat. Sa lahat, sa buong mundo po, meron pong framework for peace and framework po, first inform of the heinous crimes. Second, investigate. Third, prosecute. And fourth, negotiate. And only negotiate after the first three. So kung totoo pong nangyari yon, sasabihin nyo, criminal po yung nag-upload. Then how can you say that the BBL and the MILF is ready for democracy kung tatawagin yung criminal ang kahit sino mag-upload ng laban sa iyong paniniwala? Your Honor, would you allow me to ask you a question? Yes, sir. So, authorized ba yung dalawa na yun na i-upload yung... Yes, sir. Under the Philippine Constitution, freedom of speech
Anyone can be a journalist in the internet. Kung ako po, sir, may ginulpi dito, and it causes shame to the Senate, anyone can upload na si Alang Cayetano may ginulpi dito. Even if the impact is creating intrigues among people? Yes, for as long as emotion? Yes, sir. Especially if it's the truth. Yung hindi mo kontrolado yung emotion ng tao. So, sir, what's the difference kung Channel 2 or Channel 7 ang nakakuha nun at pinalabas nila sa news? Right now, with the internet, everyone can upload it. Anyone can be a journalist. In fact, there's a group, they're called Ninja. They're independent journalists. They join the rallies, they join the raids. May camera sila na naka-attach, and they report real time. So if you're saying that the tape is a fake, edi tawagin mo silang criminal. Pero kung totoo, at hindi mo nga alam kung totoo, ipakita to. So kung sa Bangsamoro po, magkakaroon ng ganun, tapos may mag-expose, ikukulong nyo? Well, this is my personal belief that kind of uploading of that weird images is not in good taste. Sir, the weird images is bad if it is false. But if it's actual footage na nangyari talaga, it is news. So that's why the question is, are you ready for democracy? Because in a democracy, you have to deal with things like this. Well, but democracy is not absolute freedom. There has to be limitations. Yes, but in the Philippine Constitution, which you said you will swear allegiance to, once na pumasa ang BBL, there is freedom of speech. There is no law. The anti-cybercrime law bans a lot of things, pornography, child pornography, interception of data, release of secure data, etc. But to a footage of an actual crime, only if yung nag-upload, yung siya din yung gumawa. Your Honor, bakit itinigil ito sa sinabi ipakita ko? Maganda yung video na yan. Pinatigil po rito. Kaya gory images. Pinatigil dito po because of the senses. That's my point. Sir, pinakita po sa Channel 7. So, criminal ang Channel 7? Pinakita po ng Channel 7, sir. So kung ang BBL, ang Channel 7, papasara ng BBL kung meron na kayong sariling lugar? So anyway, I will not prolong this discussion with you. Your Honor, anyway, I am facing the honorable members of the Senate. It's up for them really to weigh the situation. Whether it is good to show that kind of gory images in YouTube or in any other medium. Sir, let me teach you or impart to you what was taught to me as a political science student. In a democracy, you might hate what someone says or shows, but you will fight to the death. You will give your own life that he will be able to say it. In a democracy, madalas po, makikita, sasabihin mo, ayaw. Ako, marami akong napapanood sa media na ayaw ko. Pero they have the right to say it, and you're calling them a criminal. So we're worried. Concerned kami na pag nagkaroon ng BBL, baka hindi kayo sumunod sa konstitusyon ng ating bansa. Kahit na nagkaroon man ng sisihan, insultuhan at kung ano-ano pa sa nangyaring hearing sa Senado, pero ang kinalabasan ay wala pa rin nangyaring hustisya sa mga namatay sa engkwentro sa Mama Sapano. Ang positibong nangyari sa pagitan ng pamahalaan at ng grupong MI ay ang pagkaroon ngayon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o ang tinatawag nilang BARM. Hindi na nagkaroon pa ng sagupaan ng dating magkaaway na MI at pamahalaan dahil sa nabuong kasunduan. Sa ngayon, si Iqbal ay miyembro ng Bangsamoro Transition Authority Parliament at Minister of Basic Higher Technical Education ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nabigyan na rin ng pagkilala ang mga nagawa ni Iqbal sa Mindanao dahil sa kanyang pagtataguyod na magkaroon ng kapayapaan. Isa na rito ay ang award na kanyang natanggap noong April 6, 2019. Ito ay ang Presidential Award for Peace Building in Mindanao na ibinigay sa kanya sa Ateneo de Davao University sa Davao City.